aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay maglilingkod at sasamba sa iyo sa oras na ito. Bago namin sambahin ang iyong banal na pangalang Yahuwa, binubuksan namin ang aming mga isip at ang aming mga puso upang ikaw ay aming mapagpurihan. Ang paglingkulan ng buong katapatan, pagpupuri sa iyong banal na harapan. Ama naming Yahuwa, tanggapin mo sana ang aming maraming pagpasalamat. Natanggap namin ang iyong masaganang biyaya. Natanggap namin ang iyong patnubay sa bawat isa. Natanggap namin ang mga kasagutan ng aming mga hinihingi sa iyo. Pinagaling mo kami. Pinalakas mo kami. At sa oras na ito, kami ay sasamba. Ikaw ay aming paglilingkuran. Sasambahin at pupurihin. Ama, tanggapin mo sana ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo sana ang aming pagsamba. Pagsamba, pagtanggapin mo sana ang bawat isa na nakikinig. Sana ang aming pagsamba ito ay magkaroon ng kabuluhan sa iyong banal na harapan. Ikaw ay mapuri at ikaw ay masiyahan sa bawat isa sa amin. Naglilingkod na tapat. Naglilingkod nang masaya, pumupuri sa iyong banal na harapan. Kung kami nakagawa ng mga pagkakamali, patawarin mo sana ang bawat isa sa amin. Hindi namin ito sinasadya. Gawa lang ng aming kahinaan. Kung minsan, Ama, kami ay nakalilimot. Kami ay nagkakaroon ng walang bahala. Linisin mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito upang kami karapat dapat makatumanggap ng mayugang masaganang biyaya. Tulungan mo ang aming kapatid na kakasangkapanin mong iyong boses. Samahan mo ng iyong kapangyarihan upang lahat kaming nakikinig. Kami ay matuto. Kami ay lumakas. Kami ay masaya sa aming mga paglilingkod po sa iyo. Dalawin mo sana ang bawat sambahayan. Dalawin mo rin ang bawat pamilya. At Ama, basbasan mo ang aming mga anak. Upang sila hindi maiwanan sa daan, Ama. Makasama namin sa paglilingkod po sa iyo. Sa oras na ito, dala namin aming munting handog. Sana iyong paghindapatin at iyong sanang tanggapin upang ito'y makatulong sa gawain ng sa iyong gawain sa huling araw. Maraming makinabang, maraming matawag. Makasama namin sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. Ibubuhos mo ang iyong masaganang bendisyon at pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapamagitan, Yahushua Amasiya. Amen. Sa
Mga kapatid, tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang paksa natin, ano ang Judaizer? Yan po ay ating pag-aaralan at aalamin natin ang kahulugan ng katagang Judaizer. At kung paano makikilala ang mga tao na maaring magkasya sa paglalarawang ito. Ang salitang ito, yung Judaizer, ay maaring hindi pamilyar. Para bagang bago para sa maraming mananampalataya ngayon. Ano po? Ang ilang mga individual sa loob ng Kristyanismo, sa komunidad ng tinatawag nating Christianity, maaring isang naging Judaizer siya na hindi niya namamalayan. Itinatampok dito ang kahulugan ng pagbibigay ng kaalaman sa atin tungkol sa mga implikasyon ng terminong ito, yung Judaizer, at sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa o pang-unawa sa ibig sabihin ng pagiging isang Judaizer. Matyak natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay nakasalalay o nakasalig sa kanyang mga pagtuturo at ating maiwasan ang mga gawaing hindi natin sinasadya yung palaylabag na sa kalooban ng Panginoon Diyos. Layunin din sa ating pag-aaral ng tungkol sa Judaizer ay ating itaguyod ang mas malalim na kamalayan at maging malawak na kaalaman kaugnay po ng ating paglilingkod sa Diyos. Una sa lahat, ano po ang ibig sabihin ng Judaizer? Dito po sa Wikipedia, ganito pong ating mababasa. The Judaizers were a faction of the Jewish Christians, both of Jewish and non-Jewish origins, who regarded the Levitical laws of the Old Testament as still binding on all Christians. Kaya doon sa ating picture kanina, makikita ninyo sa image na ating pong ipinakita sa inyo na malaking aklat pagkatapos nakasulat yung Levitical laws, yung po'y angkop pala sa ating ginagawang pag-aaral. Kaya yung Judaizers ay isang bahagi po ng mga Jewish Christians. Oh? At sila'y binubuo ng mga Jewish at non-Jewish origins. Yung mga yan. Regarded the Levitical laws. Yung pag sinabi pong Levitical laws, yan pong mga utos ang ibinigay ng Panginoon Diyos kay Moses sa panahon ng Israel. Who regarded the Levitical laws of the Old Testament as still binding on all Christians. Kaya mga Judaizers ay mga tao na sila po ay tumanggap na mga aral noong panahon ni Moses na hanggang ngayon ibig ng mga taong ito na ipairalin at sundin sa panahon natin, sa panahon na kung tawagin natin Kristyanismo. Kaya nabibigyan tayo ng konting kaalaman tungkol sa terminong Judaizers. Mga kapatid, meron bang ganito noong panahon ng mga unang mga tagasunod ng Kristo? Sa anong partikular na pagkakataon ipinakilala ng ilan mga tagasunod ni Yahushua ang batas ni Moises sa kanilang mga kapwa mananampalataya? Panahon na ito ng unang iglesia. O, eto, pakinggan natin. May tagpo po eh. Basahin po natin ito, mga kapatid. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Hudeya ay nagsipagturo sa mga kapatid. Ah, mga kapatid ng tinutukoy, mga kaanib na yan, sa kilusa ng Kristo, mga kapatid eh. Na ano sinasabi? Sinasabi, maliban na kayo mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. Sino ito? Ito'y ibang mga tao. Saan galing? Nagsilusong mula sa Hudeya. Ano ang ginawa nila? Nagturo sa mga kapatid. Sino yung mga kapatid na tinutukoy po diyan? Hindi yun ang mga tagasunod ng Kristo. Di po ba? Ano ang kanilang itinuro? Aba, eh kaugalian ni Moises, yung Levitical laws, yung pong mga kautusan nung panahon pa ni Moises. Ano katunayan? At ano yung isa sa aral na yon? Yung pagtungkol sa pagtutuli o circumcision. Ano ang sabi nila?
sa mga tao na hindi po natutuli o hindi circumcised. Ang sabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. Sa makatwid, mapapansin po natin na nung panahon pa ng ating Panginoong Yahusha, panahon ng mga apostol, eh meron na pong mga tao na ang kanilang daladalang aral ay yung mga kautusan po ni Moises, yung Levitical laws. Kasama na nga po dyan yung pagtutuli. Abay, mapaghusga pa. Isipin ninyo, ang sabi, maliban na kayo magtuli ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Kaya ang mga Judaizers una, judgmental yung mga yan. Ipipilit yung kautusan noong pa, panahon ni Moises, gusto nilang ituro at ipairal sa panahon na ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya mga kapatid, kailangan nating buksan ang ating pag-iisip. Ano? Lawakan po natin ang ating pong pag-iisip para ating pong maintindihan itong ating pinag-aaralan. Isang grupo ito eh, yung mga Judaizers na yan, aktibong sumasalungat sa mga turo ni na Pablo at Bernabe habang ipinalalaganap nila ang mensahe ng Kristo. Kabilang sa mga ito ay ang mga individual na kinikilala bilang mga miyembro ng mga Pareseyo, isang mahigpit na sekta ng reliyon sa loob ng Judaismo. Matatag sila po, mga kapatid, na naniniwala ng mga Hintil, yan ang mga hindi Hudyo, salaman, ay hindi magkakamit ng kaligtasan kung hindi muna sila sasailalim sa kautusan ni Moises yung pagtutuli. Isang mahalaga kasi itong seremonya sa tipan at tradisyon ng mga Hudyo, yung pagtutuli. Bukod pa rito, mga kapatid, ipinaglalaban ng mga Judaizers na ang mga nakumberting Hintil na ito sa unang iglesia ay dapat sumunod sa kabuuan ng batas ni Moises na kinabibilangan ng iba't ibang mga regulasyon sa relihiyon, moralidad at sibil na nakabalangkas sa Ebreong kasulatan. Ang pagigiit na ito ng mga Judaizers ay lumikha ng malaking tensyon, kaguluhan sa loob ng unang pamayanang Kristiyano. Habang lumilika ito ng mga katanungan, at ito na may lumilika ng katanungan tungkol sa mga kinakailangan para sa kaligtasan. Ano ba talaga kailangan para sa kaligtasan? Kailangan po ba nating sundin ang Mosaic Law? Kautusan ni Moises, yung tinatawag natin Levitical Laws, kabilang yan, sa panahon na natin, sa panahon Kristiyanismo, dapat pa ba nating sundin yon? Kaya napaka-interesting po ito sapagkat sa panahon po natin, marami ang mga tao hindi nila alam, akala nila Kristiyano pa sila, akala nila'y tagasunod pa sila ng Kristo o ng ating Panginoong Yahusha, yung pala Judaizers na sila. Ngayon, eto. Dahil nagkaroon ng problema, ano? Nagkaroon ng pagtatalo-talo eh. Dahil nga doon sa ipinipilit ng ibang sumama sa unang kilusan ng Kristo, ipinipilit nila kautusanan ng Kristo, ipinipilit nila ang kautusan pa rin ni Moises. Paano po ito hinandel ni Apostol Pablo? Ito, pakinggan natin. Ito po sa ating mababasa sa Galacia. Alam nyo, kung itutuloy natin ang pagbasa tungkol sa gawa, dinala ang problema doon sa ano eh, sa Jerusalem eh. Bago natin basahin ito. At pinag-usapan nila ang tungkol dyan. E sa panahon ng Kristyanismo kasi, panahon ni Yahusha, hindi na kailangan ng pagtutuli at paghahalas. Basta ikay sa Kristo, kabilang ka sa kanyang kilusan, eh kahit Grego ka, o kahit Hintil ka, o Hudyo ka, Hintil ka, tuli o hindi tuli, babae, lalaki, lahat tayo iisa na. Hindi na kailangan yun. Basta ikay nasa Kristo na, tutubusin ka na niya, pananabutan niya na kasalanan mo, siya na ulong eh. Ikay kasama na sa kanyang kilusan, ang turing sa iyo, katawan niya na eh. Hindi na kailangan na ipagpilitan pa yung mga batas ni Moises. Partikular yung pagtutuli sa mga Hintil o mga hindi Hudyo sa laman. Ngayon, paano tinalakay ni Apostol Pablo ang isyong ipinakilala ng grupong ito ng mga Judaizers? Eto, next slide, ngunit, nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan.
Ang tinutukoy na Cephas yan ay si Pedro eh. Si Pablo naman ang nagsasalita dyan. Sabi ni Pablo, nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan, harap-harapan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Bakit? Ito dahilan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula, o ang ilang mula kay Santiago, Apostol Santiago po yan, no? Ay nakisalo siya, si Pedro, sa mga hintil. Alam naman ninyong mga hintil at mga Hudyo, magkaiba po yan eh. Pero si Pedro o si Cephas, nang wala pang mga tao na galing kay Santiago, abay nakisalot, nakikain kasama ng mga hintil. Ito na ngayon. Ngunit, nang sila'y magsidating na, sino yung sila? Yung mga taong galing kay Santiago sa Jerusalem. Aba, ano ginawa nitong si Pedro nung makita niya na yung dumating na yung mga taong galing sa Jerusalem? Siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nagpakunwari rin namang kasama niya. E ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Alam niyo kung ating i-imagine, ano, Pedro at ang ibang mga apostol, ang mga alagad kasama si Bernabe, nakikikain kasama ng mga hintil. Pero nang dumating itong mga kapatid na galing kay Santiago, ano ho, Apostol Santiago, humiwalay sila. Ito na ngayon ang sabi ng Biblia. Ano ginawa ni Pablo? Ngunit, nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, yan ay si Pedro, sa harapan nilang lahat. Talagang publicly. Ano sabi ni Pablo? Kung ikaw na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit po pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ito mo itong si... Yung nangyari kasing yan ay parang kilos ano eh. Kilos, ika nga, Judaizer, itong si Pablo, pati itong si Cephas, ibig kong sabihin, pati na itong ibang mga alagad. Kasama pa nga si ano eh, Bernabe, ang sabi nga dyan eh. Pati si Bernabe, nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Pagkukunwari, nakikisama sa mga hintil. Di ho ba? Nakikisama sa mga hintil. Pinunayo ng Apostol Pablo. Kaya ang ating matututunan, kapag ka ang isang tao ng Diyos ay talagang nanindigan sa panig ng Diyos at may nakita siyang mga kapatid na lumilihis ng landas, sinasaway niya, itinutuwid niya. Anong layunin niya? Hindi para ipahiya, kundi para turuan ng tama, ituwid sa pagkakamali. Di ba mga kapatid? Yan ang dapat na makita at mangyari sa atin. Alam nyo, pagka binasa po ninyo sa Amplified Version, doon sa versikulo 13, ang sabi, ang iba pang mga Hudyo ay sumama sa kanya sa pagpapaimbabaw na ito na binabaliwala ang kanilang kaalaman na mga Hudyo at hintil na Kristiyano ay nagkakaisa sa ilalim ng bagong tipan sa isang pananampalataya. Kasi pagpanahon na ng Panginoong Yahushua, kay Hudyo, sa laban kay hintil, nagkakaisa na yan eh. Kasama na lang sa pagsunod sa ating Panginoong Yahushua. Wala ng Hudyo, wala ng hintil, wala ng tuli. Kay hindi ka tuli, kay tuli ka, babae, lalaki. Hindi na yun ang usapan. Ito naman si Pedro kasi nagkukunwari eh. Parang umaakto siya na para siyang ika nga ay Judaizers. Kunyari ay siya ay kasama ng mga hintil. Pero Hudyo siya, ayaw ni Pablo ng ganon. Bakit? Dapat leader ka, makita yung tama't wastong pagkilos. Di ho ba, mga kapatid? Kailangan makita yung tama na dapat na makita sa atin bilang tagasunod ng Kristo. Kaya dyan, hinarap talaga ni Pablo si Pedro. Oh? Kung ikaw ang wikay isang Hudyo ay nabubuhay gaya ng iyong pamumuhay tulad ng isang hintil at hindi tulad ng isang Hudyo, paano ngayon mo, paano ngayon ay halos-halos mo nang pinipilit ang mga hintil na mamuhay tulad ng mga Hudyo? Kasi panang gusto ni Pedro ng mga hintil ay maging katulad niya. Hindi na kailangan na maging katulad ng mga Hudyo, ang mga hintil, ma-proselyte sila para sila po'y maligtas, katumbas.
hindi mo na kailangang pagpilitan pa yung natutunan mo, Pedro, sa lumang tipan, pagtutuli, para iyong ipilit sa mga hintil. Kaya kasi nakisama, may layunin sila doon eh. Diba? Kumberte ng mga hintil, sumunod sa kautosang kanilang natututunan. Pero, amoy ano eh, may amoy Mosaic Law eh. May amoy Levitical Law, which is hindi na kailangang ipatupad sa panahon ng ating Panginoong Yahushua. Kaya makikita ninyo, mamaya mayroon tayong mga babasahing mga patutuo pa eh. Diba mga kapatid? Kung sino ang nagsasagawa ngayon yan? Oh, at bakit nila isinasagawa? At pinagpipilitan, yan pong batas ni Moises. Katulad ng Sabat, mamaya malalaman natin yan. Katulad ng pitong kapistahan, naku po, malalaman natin mamaya. Pinagpipilitan yan ng mga ibang mga ngaral ngayon. Bali pa, mayroon pang nanggaling nga sa atin eh. Ipinagpipilitan niya. Ha? Ang kanyang grupo, pinagpipilitan niya na ipagdiwang yung modim. Kung tawagin, modim. M-O-E-D-I-M. Na pag sinabing modim po, yan ay mga kapanahunan. Yan ay seasons. Kasama ang kapistahan. At malalaman ninyo mamaya kung bakit ipinagpipilitan niya nila na mga diumanoy, mga sabadista. Mga kapatid. Oh, ayon kay Pablo, alam nyo, oh, ang pagdaragdag ng anumang bagay sa gawain ng Kristo para sa kaligtasan, nagpapawalang bisa o nagpapawalang bisa sa biyaya ng Diyos. Tayo, mga kapatid, ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalatayang kasama ang mabuting gawa. Hindi sa pamamagitan ng pagbabalik doon sa nakaraang nasanay kasanayan ng mga tao. Yung Mosaic Law, yung Torah na sinabi ni Pablo. Hindi ko sinasabi ang wika na, sabi ni Pablo, hindi niya isinasantabi yung ang kautusan ng Diyos. Eh. Pero ang bawat kautusan ng Diyos, may panapanahon po yan eh. Utos ng Diyos noon, bago magkaroon ng bahangguna, gumawa ka ng daong Noe. Yung ba naman ay gagawin pa natin hanggang sa panahon ngayon. Noon yun, yun ang paraan ng pagliligtas noon, panahon ni Noe. Pero sa panahon natin, may kanya-kanyang panahon. Hindi mo na kailangan pa na gumawa pa ng daong. E noong panahon ni Moises, opo, hindi tayo tutol. Isinasagawa po nila yung kapistahan, Sabat, yung Levitical Laws. Tama, para sa kanila yun eh. Pero yung pagpilitan mo yan, sa panahon ng ating Panginoong Yahushua, ang tawag sa iyo, hindi Kristiyano, hindi ang tawag sa iyo ay tagasunod ng Kristo, tagasunod ka ni Moises. Judaizers ka. Masakit ano, pero totoo. Ngayon, eto tanong. Ano patotoo ni Apostol Pablo o tungkol sa kanyang sarili at maging ng kanyang makilala na ang ating Panginoong Yahushua? Kasi dati siyang persecutor, di ba? Dati siyang ika nga, taong masama na nagiging kasangkapan sa pagpatay sa mga kaanib o tagasunod ng Kristo noon eh. Di ba? Eto po yan. Basahin natin. Next slide. Mahaba-haba ito. Ayan. Hindi ko niwawala ng halaga, sabi pa ni Pablo, ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Ang ibig sabihin ni Pablo, hindi niya niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos yun. Hindi mo pwedeng ika nga, ipagwalang bahala. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan, yan ang kautusan ni Moises, Levitical Laws, ay katwiran sa ibang salin. Kung sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises, tayo maliligtas, tayo magiging dapat, kung gayon, ayan ang sabi ni Pablo, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Nakita ninyo, simple lang. May lumang tipan. Kung yung lumang tipan ay sapat na para maligtas ang mga tao noon at ngayon sa panahon natin, dapat wala nang bagong tipan. Di ba? Mga kapatid, nag-iisip tayo. Pero bakit po nagkaroon pa ng bagong tipan? Sapagkat hindi sapat. Yung katwiran o batas noong panahon, yung Torah, yung kautusan sa panahon ng ancient Israelites. Di po ba? Mayroong bago ngayon.
Yung bagong yun, doon nilalaman yung mga hula sa Old Testament, lalo sa Kristo. Ngayon, kung sapat na ang kautusan noon kay Moises na ibinigay ng Diyos, edi walang kabuluhan ng kamatayan ng Kristo. Ligtas ka na pala noon kung sumunod ka sa kautusan ni Moises. Ba't mo pa kailangan pa ang Kristo? Yun ang katunayan na hindi sapat ang Levitical laws, ang mga kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa kanila sa panahon nila. Kailangan pa ng tao ang Kristo, sapagkat doon sa bagong tipanaroon ang fulfillment ng mga hula referido sa ating Panginoong Yahusha. Kung hindi na mahalaga ang bagong tipan at ang Kristo, di walang silbi yung kamatayan ng Kristo, sapat na pala yung kautusan ni Moises. Isipin nga natin. Hindi ba? Nawawalang silbi ang kamatayan ng Kristo. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya puntahan natin si Pablo. Kaugnay ng kanyang pagiging dati siyang Hudyo. Siyempre, yung mga Hudyo, alam ninyo, ganito po yan O, ang sinundan ng panahon, ng unang movement ng Kristo, yung unang iglesia na pinangungunahan ng Kristo. Ang sinundan nila, yung mga Hudyong nagdiriwang ng kapistahan. Ang sinundan nila, yung panahon na ang sumusunod, ang sinusundan nila, kautusan ni Moises. Nang dumating ang panahon ng unang mga tagasunod ng Kristo, nasa period sila of adjustment. Hindi naman right there and then ay nawala na sila sa mga naging kaugalian. Di ba? Kaya may mababasa pa kayo sa ibang talata ng Biblia. Araw ng Sabat, sila'y pumunta sa bahay ni ganito, sila'y nagtitipon. Bakit? Sapagkat hindi naman abruptly na sila ay talagang, ika nga, ay biglang nawala sa kanila yung nakasanayan nilang gawain. Pero unti-unti naaalis yun. Hanggang sa ang kanilang nayakap ng lubusan na kung anong utos ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Yahusha. Kaya maging ang Kristo, maya-maya, malalaan natin po yan. Pero balikan natin itong si Pablo. Basahin po natin kung ano ang kanyang patotoo. Ito, pakinggan natin, next slide. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, ay iglesia na siya rito, kaanib na siya sa iglesia, tungkol sa mga ibang, sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito hindi ayon sa tao, sabi ni Pablo. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao na itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesus. Yahusha Kristo yan. Kaya ang Pablo kasi, nang tawagin siya, ay nasa langit ng Kristo, di ba, mga kapatid? Nung siya'y nasa daan patungo sa Damascus, nagpakita ang Panginoong Yahusha, wala siyang nakitang tao, si Pablo, di ba? Maliwanag, nabulag nga siya. Ngayon dinig siyang tinig. Ba't mo ako pinag-uusig? Sabi ng Panginoong Yahusha. Revelation yon. Kaya ang sabi niya, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, na itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Tinig ang nadinig niya. Ngayon, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay, sabi ni Pablo sa mga kapatid, ng nakaraang panahon, sa relihiyon ng mga Hudyo. Ayan, dati kasi yung itinuro si Pablo, kasama yan ng mga Parasayo, relihiyon nila, Judaismo. Hindi pinapraktis nila yung law of Moses, di ba? Yung Levitical laws. Ngayon, ang sabi niya, ha? Sapagkat inyong nabalita ng aking pamumuhay na nakarampano sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Sabi ni Pablo yan. Totoo naman di ba? Naging kasangkapan siya sa utos ng mga pangulo ng mga kaparian noon, mga saserdote ng at mga Pariseo. Usigin mo yung iglesia, bahay-bahayin mo yan. Yan ang sabi ni Pablo. Ito sa 14. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kaisang, sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Si Pablo sabi niya, masikap siya sa pagsunod sa mga salit-saling sabi ng kanyang magulang. Yun ang salit-saling sabi, yung kautusan ni Moises. Kaya ang sabi nga dyan, sabi nga niya ako'y nangunguna. Talagang nangunguna siya sa relihiyon ng mga Hudyo.
kasama siya sa na nagpa-practice ng Levitical law, yung mga kautusan ni Moises. Ang sabi niya, nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Ang tindi pala sa si Pablo, bago siya naging Apostle Pablo, siya po ay talagang Judaizers. Judaizers siya. Diba? Ibig sabihin ay mga tao, kasi yung Judaizers kasi, yan ang mga taong Hudyo na sumama sa Kristo eh. Pero pinagpipilitan yung aral na ni Moises, Judaizers. Pero si Pablo, dati talaga, tagasunod ng kautusan ni Moises. Ayan o, hindi naman siya nagyayabang dyan. Sa kasinggulang ko, abay, nangunguna ako pagdating sa kautusan ni Moises. Pero ito, tingnan natin sa 15. Ngunit, nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod mula buhat pasatya ng aking ina. At ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yan ay conversion na yan. Ito nang sabi niya, naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo ni inahong kuman sa Jerusalem, silang mga apostol na nangauna sa akin. Kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. Diyan ay mapapansin natin sa mga talatang yan. Sinasaysay ni Pablo kung sino siya noon bago niya nakilala ang Kristo. Siya po ay diehard na talagang tagasunod ng kautusan ni Moises. Pero ang pinaka turning point ay nung matupad na yung hula sa kanya. Kasi may hula sa kanya na siya ay sa aklat ni Isaias, magiging ilaw ka sa mga hintil. Nang matupad sa kanya yon, alam nyo, hindi na niya ipinangaral yung mga kautusan ni Moises, kundi ang kanyang ipinangaral na sa gitna ng mga hintil, yung aral ng anak ng Diyos, alalaong bagay, ang aral ng Kristo. Nakita ninyo mga katotohanan ng pahayag ni Pablo? Kaya kung ang kautusan ni Moises ay patuloy na ibabind sa panahon natin, abang dapat unang magturo niyan si Pablo. Pagkat eksperto siya dyan eh. Alam na alam niya yan eh. Kasi mga kabarkada niya, gamitin natin yung salitang kabarkada. Kabarkada niya yung mga pareseo eh. Mga iskrib at pareseo ang kalaban, ang kinakalaban ng Kristo eh. Alam na alam niya. Pero hindi niya ginawa yun. Kailan yun? Nang siya'y maging tagasunod na ng Kristo. Kaya sa yugtong ito ng kanyang buhay, mga kapatid, ay talagang pinausap niya, pinaliwanagan niya yung mga kapatid eh, para ipakita niya ang kanyang ginawang pagbabago. O, mula sa pagsunod, sa lumang tipan, ang sinunod na niya, yung nilalaman ng bagong tipan, hindi na ang Mosaic Law, kundi ang Messianic Law, yung pong kautusan na ng Messiah o ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Isipin nga naman ninyo, mga kapatid, kung ang Mosaic Law ay sapat sa kaligtasan, ba't pa namatay ang Kristo? O di ba? Mag-isip-isip nga itong mga ito, itong mga sabadis ng kaibigan natin. Hindi natin kaaway sila sa laman. Hindi po. Ang pinag-uusapan po natin dito, prinsipyo, aral. Hindi ho ba? Huwag na nating pagpilitan yung aral na para kila Moses, para sa mga ancient Israelites, huwag na nating ipilit na ating i-impose at ating ipatupad sa panahon ng Kristo. E kung narito ang Kristo, kaharap kayo, pagagalitan kayo. Sigurado yun. Ang siguro sabihin ng Kristo, ang hula sa akin sa lumang tipan, natupad na, narito na ako. Ba't pa nyo pinagpipilitan yun dati? O di ba, mga kapatid? Kaya, alam niyo kung atin hong bibigyan pansin ang dahilan kaya ang mga ibang mga diumano ay Kristiyano daw, pinagpipilitan yung Sabat, pinagpipilitan pairalin yung pitong kapistahan. Ha? Alam niyo mga kapatid, nako, eto po yan. Simple lang po. Oh? Yung modem na tinatawag, M-O-E-D-I-M, ha? At saka yung Jewish feast, yung mga kapistahan ng mga Hudyo, lahat ng yan, pati Sabat po,
yan po ay nagpoporsyado sa pagdating ng Kristo. No? Nagpoporsyado sa pagdating ng Kristo yan pong Sabat, yang Modim, kasama pa rin yung Jewish feast. Yeah? Kasi yung salitang Modim ay galing po sa salitang Mod, M-O-E-D, ng kahulugan appointed time or set feast. The Modim are a series of festivals that are commanded by God and are times of celebration and remembrance. The four spring feast, yung apat na nakapistahan, were fulfilled by Jesus during his first coming, and the three fall feasts are expected to be fulfilled during his second coming. Ilan, ano yung apat na yun na tinutukoy na mga kapistahan na ito po'y natupad na ng ating Panginoong Yahusha? Ito po yung apat na yun, mga kapatid. Passover. Natupad na ng Kristo yan eh. Di ho ba? Ang sabi nga, when John the Baptist said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Oh, he understood the Old Testament reference. Yan ang tinutukoy ng Passover eh. Natupad na Kristo na yan. Tapos na yan. Ano pa yung pangalawa sa pitong kapistahan? Yan pong unleavened bread. Unleavened bread. Yung tinapay na walang pampalsa. Natupad na rin po yan ng ating Panginoong Yahusha. Ayon sa 6:35 ng John, Jesus boldly states that he is the bread of life and living bread. Natupad niya na po yan eh. Ano pa yung pangatlo? Yung first fruits. Natupad na rin po yan ng ating Panginoong Yahusha. Ayon sa 15:20, sabi ni Pablo, ay si ang Panginoong Yahusha ang first fruits ng mga namatay. Di ba siyang unang bunga ng mga namatay? Yung pang-apat, yung Feast of Weeks or Pentecost, natupad na rin po yan ng ating Panginoong Yahusha. Ayon sa Mateo 9:35, Jesus tells his disciples that the harvest is great, but the workers are few. Yan ang tinutukoy.